everyone, it's me, Ina, and welcome back to my channel. So for today's video, nandito tayo sa Binondo at magpo-food trip tayo. Uunahin namin is yung Toho dahil yun yung request ng mommy namin. Dahil nung dito pa yung office nila sa Manila, lagi daw sila dun kumakain. So tara, punta na tayo sa Toho. So, ito yung menu nila. Siyempre, ang in-order namin is yung bestseller nila, yung Pancit Canton. At nag-order din kami ng asado. The oldest restaurant in the Philippines. Tikman natin kung tulad pa rin dahil. Kamusta? Tara. So, tikman natin ngayon yung Pancit Canton dito sa Toho. Anong lasa? Sarap. Very juicy. Juicy? Kaya chicken. Saucy pala, sauce. Juicy. Nagulat naman ako sa ano, explanation ni Tiny. Saucy pala. Juicy! Ano itong, ano ba kinakain mo? Pancit o chicken? Gutom na kasi ako. Saucy pala daw guys, saucy. Hindi pa kasi ako nag-breakfast. So, tikman naman natin itong asado. Tapos ito yung sauce niya. Try natin. Ano masasabi mo? For me, sakto lang yung lasa niya. Ikaw, Mami. Si Mami nagdala sa amin dito sa Toho eh. Siguro dito yung first date nila ni Daddy. Hindi ah. Hindi niya makalimutan. Hindi niya makalimutan itong Toho. Hindi. Favorite kasi ito ng lolo mo. Oh. Pagka kami nandito, kasi nandiyan lang yung opisina namin eh. Kami Santa Cruz. Pagka may ka-meeting siya, dito niya kami dinadala. Pag may meeting. Pwede, pwede. Iba pa rin yung lasa ng ano. Ano ito? Asado sa Hong Kong. Iba pa rin. Pero oh, naman, siyempre naman. Na. Ito ko yung asado. Pwede na. Pwede na. Magkano to? 300. Ubus, bitin pa kami. So, yung next naman namin pupuntahan is New Poheng Lumpia House. Ito daw yung pinakamasarap na lumpia dito sa Binondo. So, ito yung menu nila. Umorder kami ng dalawang lumpia kasi malaki naman yung size ng lumpia nila. So, ayan. Take out na namin yung lumpia kasi wala silang dining dito. Take out na kami ng lumpia. Malaki at saka malaman yung lumpia nila dito kumpara dun sa Quiapo. Thank you.
Kasama naman natin itong fresh lumpia dito sa Binondo. Sa New Poheng Lumpia House. So, lagyan natin siya ng sauce. Yeah, dapat madaming sauce yan, Tiny. Damihan daw natin ng sauce. Parami yata yung sauce. Binuhos lahat. Binuhos mo lahat sa tuktok eh. Ito nga, mas masarap dun sa ano, kaya. Oo, diba? Yung double yung house, mas masarap pa rin. May kulang. Oo, medyo matabang. Kaya dapat madami yung sauce. Pero malaki pa. Busog ka na talaga. Pero parang mas gusto ko siya kung walang tofu. Kung walang tofu, wala nilagay dito. Madali makapanish yun yung tofu. Oo. Naganap ka na, Luis. Next naman namin pinuntahan itong Chuan Ki. Binondo Oldest Fast Food. Nakita namin siya habang naglalakad kami, so tinry na rin namin siya kasi maraming taong nakapila. Puno yung baba nila, so sa taas kami pinaupo. Same menu lang din naman to, pero iba yung pangalan, Cafe Mezzanine. So ito yung menu nila. Meron din silang dim sum, special soup, all-time favorite nila, special noodles, yan. Meron ding fresh drinks and hot cold drinks. Siyempre, yung in-order namin is yung mga bestseller nila. So, yung unang order na dumating is itong duck soup. So, ito na yung duck soup. Tikman natin siya. Tikman natin yung sabaw. Okay naman siya. Okay naman. Parang lasang maalat. Hindi naman maalat. Hindi naman ako. Ano nga eh, medyo natatabangan nga ako eh. Ikaw maalat kasi tayo. Ako sakto lang. Ako natatabangan. Sakto lang, matigas lang yung dog. Or parang may kulang na naman. Mag-toothbrush ka kasi. Kaya na yun, tayo. Baka dinala nung ano. Mag-tubig ka kasi hindi ka pa atang tutubig eh. Patikman natin yung laman. Malasa naman siya. Joy nga? Oo, matigas. Matigas dry. Nabudol ako ni ate, joke lang. Dry nga, dry nga. Next na dumating is itong oyster cake nila.
Sabi ni ate, ito daw yung bestseller nila dito, Gokong Soup. So, nag-order rin kami. So, tikman na naman natin itong Gokong Soup nila. Malambot yung laman niya. Ay, yung sabaw. Medyo may asin. Oo, medyo may asin. Sakto lang. Pero ito, tikman natin itong chicken. Chinoy chicken. Tikman naman natin itong Chinoy chicken. Ayan. Walang sauce. Hindi na daw kailangan ng sauce. Crunchy. Na ito, may gravy sa sauce. Ito, gravy pala. Ano siya? Chinese style fried chicken. Mmm! Chinoy. Chinese Pinoy style. Oo. Masarap siya pag ano ah, nilagyan mo ng gravy. Ito naman, lahat sabi kaya. Mami, lahat sabi, mas masarap yun sa kanya. Kaya kong gawin yan. Ang dali, kumakain pa ako. Gusto niya yata magluto dito. Gusto ata niyang palitan yung kusinera sa loob. Masarap siya. Bagay dun sa gravy niya. Ito gusto ko to. Yung dalawang soup, hindi ko masyado nagustuhan. Baka di ka rin ganun kahilig sa sabaw. Hindi, mahilig ako sa sabaw. Pero yung pinaka-base kasi ng soup nila. Oo, tsaka pag magsaserve ka ng soup, dapat mainit. Eh, fast food din. Eh. Kahit na. Diretso yun sa pan. Yung niya parang ano lang. Ayoko na magsalutan. Tikman naman natin itong oyster cake. Ang masarap ba with hot sauce? Oo, para magkalasa. Ketchup and hot sauce. So, tikman muna natin ng walang hot sauce. Very sticky yung texture niya. Para bang tikoy? Oh, parang rice cake na may oyster. Makapal eh. Oh. Parang tikoy. So, next naman namin pinuntahan is itong Dongbei Dumplings. Ito daw yung pinakamasarap na dumplings dito sa Binondo. So, ito yung menu nila. Meron din silang frozen. Tapos, yung luto naman nila, on the spot nila ginagawa. Diba? Para fresh ka. So, tikman natin itong pinakamasarap na dumplings dito sa Binondo. Kalandar pa natin. Nadudulas eh. Ang sarap. Bagong luto. Ang sarap.
Sobrang sarap niya, guys. Grabe. And very affordable pa. Nakakapag na tayo pumunta eh. Ang tanghali. So ngayon, nandito naman kami ngayon sa Shanghai Fried Shopao. So ayan, tikman natin tong famous fried shopao dito sa Binondo. So, first time ko siyang matitikman. Kamusta yung dough? Yung dough pa lang ata nakakagat mo. Yun, hindi, natikman ko na yung loob. Yung dough, akala ko kasi pag fried shopao. Deep fried. Oo. Yun din akala ko dati, pero hindi, toasted hindi pala, lang siya. Toasted lang yung ilalim niya. Mag-aral din ako ng deep fried, akala ko. Talagang deep fried na parang brown lahat. Yung pala ganun lang, ilalim lang. Oo, ilalim lang talaga. Toasted lang pala yung ilalim parang niya. Parang naman nilagaw ko tayo nito, fried shopao. Tapos itong ano, ibabaw yan. So, parang shopao pa rin steam. Talaga. Oo, steam. Steam na tapos tinos yung ilalim. Para ano yan, sibuyas na mura, yun nakalagay. Pula? Hindi, ayan yung green, no? Spring onion. Protein chai. Spring onion. Spring onion. Masarap siya. Hindi mo na kailangan ng sauce. Yung loob, parang ground pork. Ground pork talaga? Giniling. Giniling. Ibang-iba yung lasa niya sa yung tunay na shopao. Diba? Para siyang ano, bola-bola na, alam mo yung sa molo-molo? Yung sa molo. Molo-molo? Yung sa molo soup. Alam niyo yung molo soup? Yung ground bola, pork bola? Na bola-bola. Molo-molo. Ganon yung lasa. Ganon yung lasa niya. Parang sa bola-bola nga. Mm-hmm. Walang sauce na kasama to. Walang shopao, ganun. Magkano to? 30. Magkano binayad 30. Mo? 30. 30 each. Mabigay ko na magkano binayad mo? Pwede na 80. Hindi nga binigay ko sa inyo suple. Magkano binili? Oh, yeah. Magkano babayad mo? Oh, 80. Oh. 80. 80. Ilan yung binili natin? 6. Oh. 80. 80 10 ba? Pesos. Ay, hindi. 15. May suple ako sa'yo. Magkano mo sa binigyan? Pagkano? So, ayan guys, grabe, sobrang nabusog na naman tayo today. Ang dami na naman natin kinainan. So, thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!